Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito muli tayo sa ating mini farm, mga kaibigan. And then isang pagtatanim na naman ang aking ibabahagi sa inyo tungkol sa pagtatanim ng sayote. Actually, this is my first time na magtanim ng sayote. And then gusto ko lang i-share sa inyo kung paano natin ginawa ang pagpapatubo ng isang simpleng gulay na nabili natin na sayote galing sa palengke. Naggawa tayo ng eksperimento kung paano natin ito patutubuin kasi wala naman tayong alam na kung paano magtanim talaga ng sayote. Lalo na ang pagpapatubo nito ng kanyang mga baging. Ngayon tunghayan natin mga kapatid yung ating ginawa. Okay? Ito na po yung ating pinatubong sayote. Katulad nito mga kaibigan, nabili lang natin ito ang sayote na to sa isang palengke, no? Para gulayin. And then naisipan natin na magtanim ng sayote na to. Ang ginawa natin, no, ay para sumibol base sa aking mga eksperimento lang kasi wala naman tayong alam. Ang ginawa natin ay ang sayote na to ay binalot natin sa isang plastic. Ayan mga kapatid. Ito na nga mga kaibigan. Yung sayote na to ay binalot natin sa plastic. Ayan kung makikita nyo. Ayan, isinarado lang natin. Totally, hindi naman masyadong sinarado. Binigyan na lang natin ng singawan. Hindi natin binuhol ng maigi. Ayan. After mga 5 days, ayan na mga kapatid, ito na po yung resulta ng ating eksperimento. Ayan, may tumubo na po ang mga ugat. Ayan, ito na yung mga ugat. Ito. Ayan, tapos ayan, may dahon na. Nag-uumpisa ng magkaroon siya ng baging. Ayan. Ayan. Ito yung una nating mga kaibigan na pagsasagawa ng pagtatanim. Pagpapatubo ng ng sayote. Yan sa pamamagitan ng kanyang gulayin. Instead na gulayin ay kumuha tayo ng pantanim. Kaya sa ngayon ay mayroon ng mga tumubo. Yan. Yan. Napakabilis mga kapatid kapag binabalot natin sa plastic bag. Ayan yung sando bag na puti. Parang nagkakaroon siya ng moisture sa loob. And then nakukulob siya. Din mabilis ang pagtubo. Ayan nag-germinate na kaagad. Ang bilis mag-germinate. In 5 days, ganyan na kaagad ang resulta ng ating pagpapatubo ng ating sayote. Ngayon, dahil naglabasan na yung mga ugat ng ating pantanim, ang gagawin natin dito sa bahagi ito na may plastic mulch mga kaibigan, ito kasi limang piraso lang naman yung ating itatanim. Ayan, guys, na ako ng pagtataniman. Ayan, binungkal ko lang. Tapos, maglalagay tayo dito ng abono muna sa ilalim. Tara, umpisa na natin. Dahil medyo maliit yung butas ng ating plastic molds, dahil ito ay pinagtaniman lang natin ng bill paper. Ayan, para hindi masayang yung ating plastic molds. Palalakihin lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan. Nabawasan lang natin. Gagamit tayo ng bulo para lumuwag. Ayan. Malaki na. Nabawas lang tayo. Ayan. Medyo okay na to. Hindi lang maganda yung pagka natin. Pero okay na to. Yan ang gagawin natin para siguradong may pagkain yung ating tatanim. Yan. Kain lang natin ng konti para maibaw natin yung ating tanim. And then maglalagay tayo ng abono. Mayroon tayo ditong complete fertilizer. Yan. Naglalagay lang tayo ng isang ganyan sa ilalim. Yan, lagay tayo din sa paligid na rin. Nintakpan lang natin ng konti. Din saka natin ilalagay yung ating binhi na sayote. Okay.
Ito natatanim natin. Paano ba natin tatanim to? Mas maganda siguro kung nakaganyan na dahil nakaangat na yung kanyang ano, ito to. Then, yan. Tingnan natin. Sana mabuhay, no? Yan. Para makalapat ka agad yung ano, yung ugat niya. Tabunan lang natin ng konti. Yan. Para makagapang. Yan. Kasi pag na-expose, baka mamatay. Baka mamatay. Kaya, ano natin. Yan. Tabunan lang natin konti. Yan. Palabasin lang natin yung may tumutubo dito. Yan. Yun. Siguro, tatakpan ko ito mamaya. Tatakpan ko muna ng dahon yan. Kasi mainit ang panahon, baka mamatay. Okay, yan na yung una nating tinanim. Then, magtatanim pa tayo banda rito. Yan. Natin, ayusin lang natin. Binungka na ito. Yan, medyo malambot. Then, lagay tayo ng abono sa ilalim para may pagkain yung ating tanim na may pagkain yung itatanim natin na ano, kung sakaling lumaki na siya. Yan, kunin natin to. To, yan. Dapat uniform kung saan siya nakaharap. Yan, diin lang natin ng konti. Tapos kailangan nakakagad sa lupa. Lagyan natin ng lupa. Yan, din sa may ugat. Yan. Pero okay na yan. Okay. Sunod. Dito tayo sa isa. Dito naman tayo sa pangatlo. Yan. Magandang magtanim ngayon mga kapatid kasi medyo tagulan. O, laging basa ang lupa. Kaya may posibilidad na mabuhay yung ating tanim. Hopefully ha, maasa tayo. Di ko naman sinasabi na mabubuhay talaga. Pero may posibilidad na mabuhay kapag panahon ng medyo may ulan. Yan. Papalabasin lang natin yung tumutubo. Yan, itong tumutubo, papalabasin lang natin. Okay, tapos na. Pangatlo. Dalawa na lang. Itong isa. Meron, no? Okay, ito yung last. Yan, isa na lang. Yung may tubo na yan, no? May ugat na. Medyo bumibigay na nga yung ano niya, oh. Parang gusto na niyang mamatay. Sana mabuhay, no? Yan, nilabas. Okay. Ito. Yan, kailangan yung ugat niya. Tabunan natin ng lupa. Para mabuhay sana. Okay. Ayan na. Tapos na tayo. Ayan mga kapatid, nakapagtanim na tayo. 5 puno ang naitanim natin. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, ang ginawa natin mga kapatid, talagang hapon na tayo nagtanim para hindi mainit. Yan, para hindi mainitan yung ating tanim. Makarecover siya kaagad. Then, siyempre, para mabuhay. Kasi pag umaga tayo nagtanim, ang mangyayari, sisikat ang araw, tapos maarawan yung tanim natin, baka mamatay pa. Kaya, hopefully, mabuhay to, no, mga kapatid. Ayan, eksperimento natin na sana mabuhay to, no? Para mabuhay sana, para maipakita na naman ako sa inyo sa ating ginagawa, no? Sa ating mga tinatanim dito sa ating mini farm. Yan. Bago tayo maghiwalay mga kapatid, kung bago lang kayo dito sa ating channel, siyempre huwag kalilimutan mag-subscribe, like and share, and pindutin na rin dyan yung notification bell dyan para ma-update kayo o ma-notify kayo kung may mga bago tayong upload na video dito lang sa ating channel, Abolayans TV. Yan. Bye-bye.